Hello everyone, this is Leia from Leia Boy Kai Channel. Kumusta po kayo? Magandang umaga, magandang tanghali at gabi sa lahat saan man kayo naroroon. Ang ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito ay ibulong mo ito bago ka matulog sa gabi upang ang taong umiwan sa'yo ay laging mabalisa at lagi kanyang iisipin. So, ito yung mga nakaranas ng mga kasawian sa taong inyong minamahal. But before that, mag-disclaimer po muna tayo bago natin simulan ito. Ito ay para lamang po dun sa mga taong bukas ang paniniwala sa mga ganitong usapin or pamamaraan. Malaya po kayong makapamili ng mga videos na nais nyong panoorin at paniwalaan. So, huwag na natin patagalin. Ang ating kailangan ay isang garapon lamang at isang tubig, isang dahon ng laurel at isang papel, kahit ano pong klase ng papel, at tatlong piraso ng kandila, kahit ano pong kulay yan, magkakapareho ay pwede na po yan. So, umpisahan na natin. Tandaan, ang ating gagawin ay para sa ating minamahal. Sa magandang pamamaraan po lamang ito. Ang papel ay ilagay nyo ang pangalan ng taong minamahal nyo at ihulog nyo dito sa garapon. Kompletuhin nyo kahit pangalan at apelido ay pwede na po yan. Capital or small ay pwede na po yan. And isunod ang dahon ng laurel. Wala po, ibulong nyo lang po muna dito yung pangalan niya. Well, hindi nyo na isusulat, ibulong nyo lang po dito at ihulog nyo na dito. And saka nyo ilalagay yung tubig. And kailangan bago nyo ito gawin ay sindihan nyo ang tatlong kandila na yan habang ginagawa nyo ito. Panatilihin na buo ang inyong paniniwala sa inyong gagawin. Wala pong masama kung inyo itong susubukan. Sa magandang pamamaraan po lamang, ginagabayan po ito ng ating Panginoon upang maging matupad ang ating mga kagustuhan na mangyari sa magandang pamamaraan. So una, kailangan mong itawag na pabulong ang kanyang pangalan ng tatlong beses bago ka magdasal ng tatlong beses din mong uulitin. And isunod mo yung inyong kahilingan, yung kahilingan na nararapat at naaayon sa iyong suliranin na nanaisin mo na mangyari sa buhay, pag-ibig mo, buhay mag-asawa, or ano paman. Gamitin lamang po natin ito sa mga magagandang pamamaraan. At pagkatapos mong madasal yun, habang ginagawa mo yun na itawag mo yung kanyang pangalan ng tatlong beses ng pabulong lang, pero sinisigaw yun ng puso mo tatlong beses, hawak mo na ito kahit ganyan lang bago ka matulog sa gabi. And gawin mo ito ng Martes or Biyernes. Kung magsimula ka ng Martes, matatapos yan ng 7 araw. So, sunod-sunod na araw, Martes, Merkulis, hanggang makapitong araw ka. Kung Biyernes naman, so tatapusin mo yan nang makapitong araw ka bago ka matulog. Walang oras, basta't bago ka matulog. Pagkatapos ng ginawa mo itong ritual sa unang araw, ito ay itatabi mo na lamang at ang tatlong kandila na yan ay papatayin mo at ilagay mo sa isang tabi, pagtabi-tabihin mo silang tatlo. And kinabukasan uli, hindi mo na kailangan gumawa uli ng panibago. Ito na ang inyong kukunin at yung tatlong kandila na yan, kahit magkakapareho po ang kulay. And ganun uli ang inyong gagawin. Isigaw mo na ng pabulong sa isip mo ang kanyang pangalan. Para bang si Matar? Para bang may tono na parang maramdaman niya sa puso niya na tinatawag mo siya at iniisip mo siya at ma-feel niya na may isang taong maalala sa akin
at may kasalanan ako doon. Kailangan kong amuin, bumalik ako at mag-usap kami. So, sa mamagandang pamamaraan po lamang ang ating kahilingan dito na mangyari. So, after ng 7 araw, ano ang inyong gagawin dito? Di pampitong araw nyo na ito yung garapon. Ito pa rin yung inyong dadasalan. Pampitong araw, nakasindi ang kandila uli. And lahat ng idadagta niya dito sa kandila bago nyo patayin ang paisa-isa ay ibuhos nyo dito yung kanyang kandila katulad nito. Ayan. And ito rin, ayan, papatayin nyo. And ito rin, ipubuhos nyo yan. So, nandito na, pampitong araw to mga kaibigan ko ha. Panatilihin yung makatotohanan or inasa puso nyo ang paggawa nito. Ito yung pampitong araw na tandaan nyo kung ano yung ginawa ko. And nakita nyo, nandito yung ano ng kandila, nandito yung papel at nandito yung dahon ng laurel. So, ipuhos nyo yung tubig na huwag matapon yung dagta ng kandila at yung papel at dahon ng laurel. Maghanap kayo ngayon ng book na iipit nyo doon at hayaan nyo na lamang doon at huwag nyong isipin ng isipin ang inyong ginawa. Hayaan nyo na ma-feel nyo or magulat ka na lang na nandyan na may bisita ka nang dumarating. And panatilihin pa rin na magdasal. And kung kayo naman ay naging okay, kailangan ay mag-give and take. Yun po ang sikreto ng isang matiwasay na pagsasama ng isang relasyon. Hindi po yung kung mabait ang ating partner ay of course iniisip na natin, inaabuso natin. So wag po natin gawin yon para maging buo at walang sigalot ang isang relasyon. Tanging pag-ibig or pagmamahal po lamang. Mga kaibigan ko, sana ay suportahan nyo pa rin ako kahit na bihira na lang ako makapag-upload. Kung may mga tanong kayo, ay mag-iwan lang po kayo ng mensahe sa baba ng aking video. Doon naman sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, ay mag-exit na lamang po kayo instead na kung ano pa ang inyong sasabihin. Dahil ito po ay wala namang sapilitan. Ang tao po may paniniwala lang sa mga ganitong pamamaraan. So ayan, maraming salamat po sa inyo and mag-ingat po ang lahat sa atin. Mabuhay, this is Leia again from Leia Boycay Channel. Kumusta po ang lahat?